come out from your mouths. Ito po ang utos ng Bible. Huwag mo hayaan na yung bibig mo may mga lumabas na mga walang kakwenta-kwentang salita. Dito pa lang, ano na tayo, no? Medyo, uy, sablay. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up. Dapat ang lalabas sa bibig mo, yung nakakapagpalakas ng kapwa. Yung nakaka-inspire, yung nakaka-encourage. Since ang topic natin para sa mga anak, dapat ganun. Okay? As peace the occasion, that it may give grace to those who hear. Grace is unmerited favor, nabibigay ng pakiramdam na mabuti. So sabi ng Bible, gamitin natin yung bibig natin sa maayos na pananalita. Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ang buhay at kamatayan, kabiguan at tagumpay, magkulat at paghihirap ang sabila mo. What you say is what you get. Kung ano ang lagi mo sinasabi, yun ang mangyayari, may kapangyarihan ng dila mo. Sabi mo sa katabi mo, kalabitin mo, may kapangyarihan ng dila mo. Kung sinabi mo, uy, baka nalaglag, uy, nalaglag ha? Uy, baka mawala yun, nawala ha? Be careful with your words. Be careful with your mouth. Our words have the power to build up or to tear down. Yung salita mo, yung bibig mo, yung dila mo, may kapangyarihan, bumuo o manira. Okay? Our words have the power to build up our children and give them life or tear them down to damage them. Marami pong mga tumanda na lang, yung iba mahihiyain. Alam niyo kung bakit? Sa bahay nagsisimula. Yung iba, takot humarap sa tao, sa bahay nagsisimula. Karamihan. Okay? Sabi dito, we speak 15,000 to 25,000 words a day. Minimum. Pero sa mga madadaldal, doblehin nyo to. Sa mga chatterbox, triplehin nyo to. Aga naman. So, imagine nyo, 25,000 words a day, how many are life words and how many are dead words? Sa 25,000 na yan, kung kalahati dyan ay negative, ilan? 12,500 negative words. Imagine nyo yun. So be careful with your words. Words that erode their confidence and self-image. Kaya maraming mga kabataan walang self-esteem. Pati na yung matanda na eh, nahiyain pa rin. Kaya nga, topic natin is parenting, pero topic natin kanina is motherhood. Kung ang mother ay mahiyain, tapos siya na lang ang naiyong mag-isang nakikipaglaban sa pamilya, kawawa yung pamilya. You need to be strong. At nagsisimula ikaw sa loob ng tahanan. Ito mga unwholesome words. Ito po yung mga samples. Dead words, negative, anything that negative. Anak, hindi mo kaya yan. Anak, wala tayong pera. Ang pangit mo. Sa lahat ng anak ko, ikaw yung ugly duckling. Alam niyo, ugly duckling, at the end, siya naman yung pinakamagaling at pinakamaganda. Black sheep ka, may gluta na. Pwede nang white sheep yan. Sarcastic. Critical, yung bang wala ka nang nakitang tama, halos. Pag-uwi ng anak mo, yung card niya, panay A. Biglang meron lang isang B. O kaya, line of eight lahat. Pero ang nakita mo agad, yung naging isang line of seven. Di ba? Bakit line of seven to? Okay? Bakit line of seven to? Samantalang may line of eight, may line of nine, hindi mo lang kita. Karamihan sa mga magulang ngayon, sa dinami-dami magagandang na dapat makita, ang nakikita yung pangit. Tingnan yung katabi mo. Di ba? Nakita mo pangit pa. Pinakasalan mo pa. Ay, hindi. Sorry mo. Pangit pa. Okay? Kasi dami-dami ba naman eh? Critical. Sarcastic. Oh, lalaro-laro ka ng basketball, eh, panda ka naman. Sarot ng anak, sa'yo ganito, baka minagbala. O, di ba? O, sarcastic ka na to. So, ito yung mga masasakit na salita. Demeaning, nakakababa ng pagkatao. Mostly, nangyayari to
Hindi doon sa casual na usapan panggalit. Kaya nga, hanggang maaari, tayong lahat, magulang at mga anak, paggalit, pigilin yung bibig. Dahil hindi masamang magalit, pero nagkakasala ka pag nagalit ka at nagsalita ka na dahil pangit na yung lalabas sa bibig mo. At pag lumabas ka sa bibig mo yan, di ba na yan mabawi? Di ba yan mabawi? Meron ang mangyayari, create something. Words are powerful. Yung words natin created, may kini-create yan in the atmosphere, in the spirit world. Pag sinabi mo, ganyan ka, di ka na magtatagumpay, yung mga usuloan, nagagapang ka, parang ahas, parang uod. Di ba? Parang ahas. So, gumagapang talaga. No? Nahay, nandito na ako, gumagapang kasi dito. Hirap na hirap yung buhay. So, be careful with your words. Open, pagkalit. Ayan, kapagalit ka, ano yung mga salitang sinasabi? Yung mag-asawa. Ano, ano siya sabi sa asawa niyo? O, di ba? Kaya maya-maya, makukulat ka, may bukol na dito. Di ba? Sa mga anak niyo, natalim ang kwenta. Tingnan mo. 40 na, wala ang kwenta. Taksilpi. Eh, sino ba nagsabi? Your word is a prophetic word. Creative word. Create something. They tear children down, wound their spirit, and discourage them. What you say is what you get. Sa anak man o sa asawa. Affirming our children motivates them toward positive change to reach their God-given potential. Pag marunong tayong mag-affirm, ito yung topic natin, na mo-motivate kahit sino, lalo yung mga anak natin, para abutin pa yung mas mainam na pwede nilang maabot sa buhay nila. Meron po aling na bagay na pwede nating magawa to affirm our children. Aling. Number one, affirm them through positive words. Pag mga bata pa yung mga anak natin, kung anong sabihin mo, naniniwala sila. Ang mga bata, walang pinipilter. Kahit anong ituro mo, words or action, gagawin niya. Because para silang mga CPU, para silang computer na walang naman, ano mang i-input mo, madaling pumasok. So ano mang sabihin mo sa anak mo, lalo na sa maliliit pa, it will make a lasting impact on you. Pag sinabi mong nugnug yan, oo, ulit ako pinaglihid ako sa dinuguan eh. Kaya sabi ko, bakit itim? Di ba ang dinuguan dapat pula? Siguro binuhusan ng suka yung inuho, no? Kaya umitim na rin dugo eh. So, ang pakiramdam ko noon, tapos kulot pa ako, nagulang na lang si Batsa Bahag. So, alam naman kayo, oh, ang obsession ko talaga, pumuti! Alaga naman. Kasi yun yung kinalakihan ko eh. Kahit yun ako nun. Writing. So, ano yung sinasabi nyo sa mga anak nyo? Kaya nga yung mga katawagan, minsan may pangalan na tawag. Buknoy. Leklo. yung mga papangit na mga katawagan. Leklo. Meron akong gano'n. Grabe, gandahan nyo naman. Gandahan nyo naman kasi kalalakihan nyo na gano'n siya. Okay? Dugnog! Oy, dugnog! Grabe. Ano mang sabihin mo, yun na siya. At pag laki niya, tatrabahuin niya yun para mabago pa. At nahirap na. Pero pwede. Okay? Yung mga lumaki ganun, ang palaki ng mga magulang, kung malaki na kayo ngayon, you fight against this. Ipaglaban niyo yung karapatan niyong lumaya, saan nila kayo niyo pare? Hindi na nakakahulugan na lumaki kayo, ganun ang sinasabi sa inyo, bakit pinatanggaw mamatay kayo? Hindi, may pag-asa pa kayo. Kaya si Lord, trabawin niya yan. Pero sinasabi ko sa mga magulang habang bata pa, you develop that positive atmosphere and words to them. Lahat tayo ganito. Be intentional in speaking positive words of affirmation to our children. Talagang sadyain mo na pagsalita ng mabuti. Alam niyo, pagsasalita ng masama, wala lang practice eh. Natural na natural sa atin. Di ba? Ang tataas ng tree, 75%, nasa'yo, pupo mo talaga! Tsaka ba nagmana? Sino kaya magulang ko?
Di ba? What we say is what we get. When you speak positive words, you will get positive results. When you speak negative words, you will receive negative result. So what do you want? Okay? What you say is what you get. Ano gusto mong mangyari sa anak mo? Sabihin mo. Kanyari, bobo talaga sa palagay mo. Huwag mo sabihin, bobo anak, ang tali-talino mo, bahala ka sa akin. Di ba? Speak the opposite. Because your word has power. Our words to them should be for the purpose of building up, affirming, motivating, encouraging, and each one. Alam niyo, munti-munti ko lang itahon tong librong ito. Sabi ko, totoo ba yan? O, totoo to. Kaya lang, mahirap gawin. Ito, mahirap gawin ka, mga magulang. Hindi tayo sa mahirap. Dapat lahat ng salita natin is to build our children. Not only our children, our spouses, people around us. Pero simula natin sa pamilya. Increase our positive words of affirmation and reduce our negative words of correction. Ang galing natin mag-correct. Pero ang hirap natin purihin sila. Correct? Ayaw nila sa mga Father's Day, happy. Tatay na lang, tatay. Mga tatay, okay ba? I-secure mo lang natin mga nanay, Mother's Day ngayon. Mga tatay, okay ba kayo dyan? Pwede ba increase the positive words? Okay, number two. Appear your child's uniqueness. God created each of our children as unique. Wala pong tao exactly parehas kahit twins pa yan. Kahit Siamese twin. Siamese. Kahit ano pa yan, kahit anong kambal yan, magkamuka pero walang pareho-pareho ng lahat. Pati nga yung mga snowflakes na bumabagsak, pinag-aralan ng mga scientists, bawat isa, unique. Wala pong parehas. God is a God of variety. Ang Diyos natin is a God of design and variety. He is an artistic God. Bawat tao nilikha niya na may kanya-kanyang kakayanan at talents na pwede niya gamitin para sa kanya. So huwag niyo ikumpara yung anak niyo sa isang anak niyo, lalo sa kapitbahay niyo. Lalo mas foggy yung kuya mo. Mas maganda yung ami mo. O kaya mas maganda yung bunso. Lalo na yung mga nag-comment, no? Kung hindi niyo anak mo, lalang kayo makialam. Alam mo, mas foggy ka sa kapatid mo. Alam mo, mas maganda ka sa kapatid mo. Yung mga mag-comment ang ganyan, shut up! Nung nakatamay kami dito sa kainta, nag-aaral sa isang Montessori yung dalawa, may lumapit na pala kumakain kami dito sa may Burger King. Ah, Burger Machine. Baliw to ha, pero marunong sabi niya. Sabi niya, kaya ko siya kayo. Ang pupoki mo! Di ba? Baliw, pero marunong masabi na tama. Kaya lang, may karutong eh. Maraming pa iyak na girls yun, binasa na namin yun. Pero pogi sila dalawa. Di ba? Hello? Kaya yung mga nakikibati lang, huwag na kayong bumati ng magko-compare pa kayo. Kasi once you compare, yung nadimit doon, yung mababa ang comparison, nabaw sa utak niya, ang ganun ba? Mas maputi ba yung ate ko sa akin? Mas mukha ba siyang babae at ang mabaling? So, mababaw sa utak niya yan, alalakihan niya yan, atrabahuin niya yan. Kaya yung mga epal dyan, huwag na kayo magsalita ng gano'n. Hello? Uy, Ramos. Sampan mo. Hindi, yeah, joke lang. Patigilin niyo agad. Okay? So, we should discover their uniqueness. Kailangan madiskubre natin yung anak natin. Yun nga yung pusa eh. Kahit itim, kahit spotted, kahit maganda yung anak niya, mahal niya parehas, at may pagkakaiba-ibang galing. Pati mga pusa may personality, tinitingnan ko sila, ito matambuhin, ito bibo, ito etal. Pero yung nanay niya, mahal pare-parehas. Alam niyo ba yon? Kung yung pusa kaya gawin yon, kaya din natin tao. Hello? Sabi mo sa katabi mo, kung may tao dyan, kaya natin ito. Okay, kaya natin ito. We should discover their uniqueness then. We need to affirm them by expressing appreciation for their giftings and talents. Kahit gaano malaki o gaano maliit yung gifts na yan, appreciate mo ang gift yan.
Alam mo, ang gift ni Manny Pacquiao, manuntok lang. Anak, ang lakas mo manuntok, malay mo. Umalit yan kay Manny Pacquiao, di ba? Yun lang ang talent eh. O, ito naman, tambay sa bilyaran, di ba? Eh, pray, bata. Bagsak sa grades, pero ang galing sa bilyar, aba yung maman. Kaya minsan yung mga pangin na nakikita mo, baka malay mo, yun talaga yung gifts niyan. Eh, hindi ka alam ko, tumambay, matulog, malay mo, di ba? Hindi mo kasali. Okay, so you need to discover, we need to discover. So don't ever compare your child to others. We are all born original. Sabi mo sa katabi mo, unique ka tayo. Hindi ka making China. Lahat tayo, unique. Hindi pwedeng kayahin. Okay? Sabi mo sa katabi mo, original ka. Alam niyo ba, original mahal? Ang unique mahal? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya pala mahal ka ni Lord. Kaya pala mahal ang bayad sa iyo nung tinabos ka. Unique ka kasi. Apart to unconditional love, what is unconditional love? It is an unconditional commitment to an imperfect person for his or her highest good. It's often requires sacrifice. Ang pag, yun na nga, yung nanay, handa siyang magsakripisyo sa anak. Itong love na to, na ang gusto mo mapabuti siya to the point na ikaw magsakripisyo at mahirapan. Actually, ito yung love na magsusurvive sa mundong ito. Lahat ng love, dadating, mawawala, lilipas, pupupas. Pero itong love na ito, mananatili. At ito yung love na hindi na po prostrate kasi itong love na ito, walang ina-expect na kapal. Yung walang sagot sa tanong, bakit ka mahalaga? Ito yun. Ba't ang mahalaga sa iyo? Bakit ka nagbigay ng ganito ka generous, generous giving? Hindi dahil deserving siya, kundi generous ka kasi. Bakit mahal mo siya? Kasi loving ako. Dapat ba siya mahalin? Hindi. Yung mga anak mo, perfecto ba? Hindi. Ikaw ba perfecto? Hindi rin naman. Diba? So, a love that is not performance-based, sabi ko nga ng Thursday, ang pagmamahal ni Lord sa atin, pinodo niya. Kung gumawa ka ng mabuti, wala na siya idadagdag na pagmamahal. Kung gumawa ka ng masama, hindi niya rin binabawasan. Unlike us, pag masama yung ginawa ng anak natin, o bawas baon. Diba? Pag mabuti yung ginawa, o dagdag baon. Kasi performance-based. Actually, hindi na pang-topic kami, that is rewarding. Pero when it comes to love, ano mo ang gawin ng anak mo, mahal mo pa rin. Amen? Nagpakawalang hiya na yan. Mahal mo pa rin. Sa India, merong napatay, hindi sinasadya Christian. Mahal niya yung anak niya. Pero dahil sa pagmamahal niya, hindi niya tinago, tinahulong niya. Ang pagmamahal, hindi niya tolerate. Okay? Pero ang point dito, it is an emotion na kahit nakakulong ka anak, dadalawin kita, mahal kita. Pero kailangan mong pagbayaran yung ginawa mo sa ibang tao. And when it comes to our home, ano man ang gawin nila, sabi ko nga ng Thursday, magpakasama ka na ng gusto, mahal ka pa rin ni Lord, hindi rin magbabago. Kahit yung pumupad sa pag-uulo mo, mahal ka pa rin ni Lord, kahit tulundan ka pa. Yung alam, yung ginawa mo may consequence, aanin mo yun. Hindi dahil ka galing kay Lord. Kagigawin mo. So a love that is not performance-based. Mahina man, magaling man, matalino man yung anak mo, mahalin mo yan. Bobo ka, hindi ka mahal. No? Tamad mo, hindi ka mahal. Hello? Huwag na huwag natin sasabihin sa mga anak natin na hindi kita mahal kasi ganyan. Kung nagawa na natin ito, it's time to change. Actually, no, after ng couples retreat, isa ito, sa hilingi namin ng sorry doon sa mga anak namin, pinagsalita namin sila, sige sabihin niyo ang problema namin. From time to time, sinasabi pa rin namin sa kanila na ano pa yung dapat namin baguhin. So, isa ito sa ano pong dapat namin paruhin. Kaya, mga magulang, hindi lang anak ang pwede mag-sorry, tayo pwede mag-sorry sa kanila. Okay? So, loving our children without conditions, make them secure in your life. Yung, kahit anong gawin mo, mahal kita. Kahit pupusin mo pa yung baso, mababasak dito, anak, lalo na kang 2 years old lang yan, anak, mahal kita. Sabi ng mga kalokohan yan. Oo nga, kalokohan talaga yung pagmamahal ni Lord.
Imagine mo, walang iya ka, minahal ka pa. Tapos ilang beses ka nang gumawa ng kalokohan at kasalanan, mahal ka pa rin, hindi nagbabago. Kalokohan talaga itong love natin. Buti na lang may kalokohan love. Dahil kung wala, wala ako dito. Wala ka rin dyan. So yun, tanggalin natin ang kalokohan love na ito. Pag tinanggal natin ito, walang God's love door. Walang Jesus na mamamatay sa Diyos. Wala tayong matubusan, wala tayong kaligtasan, wala tayong pangasa sa lahat. Buti na lang may kalimun lang. Salamat sa Diyos. Unconditional love says, I love you, I will always love you no matter what you do. Mahal kita maging sino pa man. Kaya niyo ba ito? Hindi. Kaya ito ni Lord, pag si Lord sa atin, kakayanin natin ito. Let's make it our goal na kahit na nang mangyari, lalo sa mga pamilya natin, asawa, anak, ito yung gawin natin. Unconditional love is accepting someone as he is. Pero hindi ka nagwawakas. Mahal mo siya, tatanggapin mo kahit sino pa siya, pero tutulungan mo rin siyang abutin yung mas maganda pang pwede niyang maabot. But loving enough to help motivate him to become better. Di ba alam natin, mahal natin kahit sino sila, pero hindi natin kaya. Ganyan ka lang. Anak, tamad ka, kapangyarihan mo yan, pero anak, gusto ko masipag ka. Okay? God love us so much that he will accept us for who we are. But God love us too much that he will not allow us to remain as such. Gusto niya mag-level up tayo. Hindi lang sa game mag-level up. Sa buhay din. Affirm progress. Develop a detective's eye. What you seek is what you will find. Seek good things, seek improvement. Kung ano yung nahanap mo, yung nakikita mo. If this is a principle na nalaman ko matagal na matagal na. Kung ano yung nahanap mo sa tao, yung talaga makikita mo. Kung hinahanap mo mali, makakakita ka na mali. Yung mga oposisyon sa gobyerno, mali ang hinahanap. Ano nakikita nila? Di pa na yung mali, tama, nakita. Hindi. Ganun din sa pamilya, ganun din sa anak. Kung hahanapin mo sa anak mo mali, yun lagi mo makikita. Pero kung hahanap ka ng mabuti, mayroon ka rin makikita. Hello? Kaya mula ngayon, piliin natin kung ano ang hinahanap natin. Magkaroon tayo ng detective's eye. Ang detective's eye, yung kahit maliit, may hint lang, iniimbestiga niya, nakikita niya, uy, may ebidensya pang mas malaki sa dulo na ito. Mga magulang, eto, guilty ako dito. Pag nag-uusap kami ng mga anak ko, sasabihin nila, hindi nyo naman nakikita yung pagbabago namin. Ang sagot ko, alam nyo, alam mo, pag hindi pa napapansin, ibig sabihin mali pa, kailangan nakihan nyo pa. May panusot ako yan, galing, no? Diba? Tama? Pero pag dito, talo ako rito. Kailangan pala kahit mali, makita mo. Hello? Kahit mali lang yung pagbabago, kailangan sadyain mong hanapin. Amen? Hindi lang ko sa mga magulang, sa mga anak din at kahit sa lahat. Let us always be ready and quick to affirm our children's progress, no matter how little, when we see positive changes in their attitudes, behavior, or accomplishment. Pag nakita mo konting pagbabago, celebrate, i-appreciate, pansinin, hindi. Ang libre din, papansinin pa natin. Diba, kung ano yung lagi mong pinapansin, yun yung laging ginagawa. Pinansin mo yung pagbabago, hindi tutuloy niya yung pagbabago. Ang ginagawa ng maraming kabataan, magwawaluan, magwawalang hiya, para mapansin ang magulang. Eh napansin, lalo yung mga magulang na sobra sa trabaho, walang panahon sa anak, eh nung nag-guidance counselor, napansin. Sabi ng anak, okay, next time ulit. Diba? Pansinin nyo yung maganda, huwag yung pansinin yung pangit. Dahil kung anong napapansin, yun ang nahuli. Affirming their progress motivates them to keep on improving and growing as a person. Pag lagi nyo pinapansin yung maliliit na pagbabago, lalaki din yan, dadami din. Hello? Yung mga magulang siya. Palabitin niyo yung mga magulang sa tabi niya. Okay ka pa? Tingnan niyo kung may na-atake na dyan. Kunti ka pa nakikin, nang inaaral ko eh. Okay lang kayo? So hanapin natin yung maliliit na pagbabago sa kanila. Kayo mga anak, kung sakali lang, okay? Wala dito yung mga magulang nyo. O kahit nandito pa, hindi napansin, it's still not the reason para hindi mo baguhin buhay mo. Tandaan nyo, at the end of the line, buhay mo, hindi pala nagunan ng mga magulang mo sa dulo.
kung bigo ka o tagumpay sa dulo, hindi mo pwede sisit. Yung mga magulang mo kasi, kulang sa affirmation. Yung mga magulang mo kasi, hindi tama yung ginawa. Eh, ano ngayon, buhay mo? Wasak, sila. Sila sisisihin mo, eh, patay na sila. So, sakuhin mo pa rin to. Kaya alam ko tinuturo para sa mga magulang, but this is not an excuse na magwalwal ka bila anak. Naitama ka, isipan ka, ayusin mo buhay mo. Kung hindi kaya ayusin ang magulang mo yung buhay mo, ayusin mo, tanda ka na yun. Amen ba? Number five. Affirm through physical affection. May mga basic needs tayo. Pagkain, damit, tirahan, pag-aaral at kung ano-ano pa. Pero as a human being, hindi na isama itong affection. Pero ito ay kailangan. Affection is a basic need of every human being. Research confirms that when a baby or a person of any age is out, endorphins are released. Alam niyo endorphin? Alam niyo kung anong kasing hormone to? Ito yung happy hormone. Na yung naglalaro ng Dota, naglalaro ng games, habang naglalaro sila, yung nagda-drugs, yung nagbibisyo, nagsusugal, nag-addict, lumalabas ito sa kanilang utak, nag-secrete ang hormones at ang sayang maglaro. Ang sayang maglaro kasi naglalaro ng ilang oras, naubos na yung hormones na to. Kaya ang gagawin mag-level up para mag-secrete ulit. Tapos darating ang panahon, wala nang staff, kahit anong gabi nila, hindi na sila masaya. Huwag niyo abuso rin yung endorphins niya. Dahil naubos yan, kaya nagkakaroon na addiction. Ngayon, ang tamang paggamit nito, masaya ka ngayon, tama na, mag-reserve ka para naman bukas. Ngayon, when we hug a person, lumalabas to ulit, parang naglalaruan ng games, no? Tapos it release in the brain, relaxing them and bonding them to the person holding them. Yung mga baby, kaya ka nilalagay dito sa dibdib ng nanay pagkasilang, para yung bonding magsimula. Every time you hug, every time you touch, may endorphin na lumalabas. Yung taong yun at yung taong niyakap mo nagkakaroon ng bonding. Kaya isa to, yung word I love you sa pamilya, ang hirap gawin, yung mag-hug pa kaya, i-hug mo yung anak mo, hindi tayo sa naigit. Ewan ko na kayo, kami hindi. Sa pamilya ko kinalakihan. Kaya ngayon sa pamilya ko, hindi ko pa rin sanay. Pero pinipilit minsan nag-group hug kami. No, siguro dadalas-dalasan na namin ng group hug. Kasi pag may nag-hug na iba dyan, sa labas, hindi na uwi sa inyo yan. Kaya may mga asawa nyo, hug lagi kung dadating yan. Baka may mag-hug na iba. Hello? Kasi nababanding na iba. So, hugs and arm on the shoulder, ganun lang, pantong. On the back are all appropriate forms of affection. Si Jesus one time pinalapit yung mga bata. Niyakap niya at pinatungan niya ng kamay. Touch. So yung affirmation na mayroong touch, human contact, kailangan pa rin. Alam niyo, ang isang nagpapahiwalay sa mundo ngayon sa mga tao is the social media. Alam niyo ba yung Facebook, may face, may book, pero walang relationship. Friends na, pero hindi naman friends. Friends tayo, pero hindi ka naglalike hanggang ngayon. Yung mga ganun, di ba? Alam nyo, walang human touch. Ang tingin mo sa kaibigan mo doon sa Facebook, electronics. Hindi na siya human. Kaya, kailangan pa rin yung human touch. Kaya yung mga hindi na yayakap ng magulang, naghahanap ng yakap sa iba. Ibalik ang yakap sa tahanan. Amen? Lalo sa asawa. At sa anak, bago may yumakap na iba dyan. Hello? Hello? Dahil kung hindi, magbo-boyfriend ng maaga at magigirlfriend ng maaga, mayakap lang. Paano kaya mayakap? Diba? Nangangaraw paano mayakap, kaya magbo-boyfriend, payakap lang. Ayun na. Pagkatapos nun, gulo na buhay niya, wasak. Affirm through positive expectation. Sabi ng isang law ni Warren Worsby ba to? People live up to your expectation. What you expect,
they will do. Having positive expectation for our children affirms them and motivates them to aspire to live up to this expectation. It means we believe in them in what they can do. Sinasabi, anak, kaya mo yan. We expect you to be a successful person, salesman, businessman, o ano man. You will become a president ng todang, hindi, huwag yan. Pagiging president ka na. So, you believe in them when you build positive expectation, nag-create siya ng faith sa kanya at sa'yo. Amen? So, expect the best from your children. Intentionally develop positive expectation and see positive results. Totoo lang, minsan, ako naman, meron ako nito. Pag nakikita ko yung paglaki ng mga anak ko, mga teenager na, tapos minsan may pasaway na area moment, ang tinitingnan ko yung dulo eh. Sabi ko, Lord, ang pangalan ni Bethuel, dedicated to God, inalay ko sa'yo, ang dulo niya maganda. Inalay sa'yo. Si Gibo Gabriel, mighty man of God, ang dulo niyan, sigurado ako. Yung process, hindi ako sigurado eh. Pero yung dulo, sigurado ako, magtatagumpay itong mga to. Pangalan pa lang, panalo na eh. Kaya dito, panalo ako dito. Expectation ako yun. Okay? So do that to your children. Expect the best from them and see the positive results. Don't focus on your children's faults or shortcomings. Tonight, on the process, pasaway, may gagawin kalokohan, para bang nasaklubang ka na ng langit at lupa, pastor ka pa naman, Christian ka pa naman, leader ka pa naman, ganyan ka, parang wala na hope. No, no, no. You expect that God is still in control. He who began a good work, Philippians 1:6, He will accomplish it. He will complete it till the end. God is in control. Don't focus on your children's fault or shortcomings. Envision what they can become by God's power and by God's grace. Kaya ni Lord ayusin ang mga pangit na bagay, pangit na buhay, kaya niyang pagandahin. Amen? Pangit na nakaraan, kaya niyang magbigyan ng magandang bukas. Wala yung posibilidad. And lastly, for your small group discussion, pwede niyang gamitin ito. What are the good character traits and unique abilities of your children? Or personal, tanong yung sarili niyo. Ano kayo nangangas sa mga anak niyo? Teka,